welcome back sa aking channel, Pambansang Kalbo. Ito, magre-react na naman tayo. Isang reaction video na naman itong gawin natin. Tungkol ito sa isang YouTuber na si Banat Bay. Ayan, galit na galit siya dito sa mayor ng Lapu-Lapu. Dahil itong mayor ng Lapu-Lapu, ang dahil nag-trending po si Isimil, ang kanta ni Isimil na tungkol doon na pinuputan si, ng ulo si Lapu-Lapu. Natanan natin ano, ito. Alam mo, ito kasi taga Cebu na ito, ha? Ano sa kasaysayan ng ating ewan bansa. Ewan ko ba dito sa Cebu na ito? Banat Bay. Alam mo, ganito lang yan, ha? Ganito lang kayo. Ikaw, mayor ng kung sino ka man gusto mo magpabad kay titignan natin kung na... Patinig ka sa akin, mayor. Tama naman yung pinagsasabi yata dito si Banat Bay. Maganda na nga yung ginawa ni Isimil. Inangat na nga niya yung pagiging nasyonalista natin, pagiging patriotic natin, mga Pilipino. Ngayon, nasa ibang bansa ho siya, tayong... nagkamali. Nagkamali ho yung bata. Pagka-Pilipino natin. Humingi ng patawad. Apaka, sobra naman ho ata na ibibigla natin sasabihin natin ni Baban o... Nagkamali lang naman, ano di ba? Yun, yung... Nag-public apology pa. Persona ng natin kagad. Ito si Banat Bay, ayan, binanatan si Mayor. At saka yung kanyang mistake. So, tama naman to si Banat Bay. It was an honest mistake. Ang mga dapat pinipersona ng grata natin, yung mga gumagawa na hindi maganda sa ating lipunan, tulad doon itong mga rebelde. Yun o dapat ang pinipersona ng grata natin. Yun ang, kasi sinasadya nila yung ginagawa nilang salot sa lipunan. That's right, tama yan. Pero yung katulad naman yun ni Isimil, na nagkamali lang, humingi naman ng tawad, tama naman talaga hindi itong naman banat, na sinasadya na... lapastanganin ng ating kasaysayan, nagkamali lang, hindi kaagad natin patatawarin. Tawad sino ba tayo? Ha? Sabi nga, di ba, sa Biblia, bumato yung hindi nagkasala. Yung ano, di ba ho, yun lang ang sa akin. Hindi naman niya, iba ho kasi dalawang klase ng mistakes. Yung sinasadya mo, talagang intention mong gawin. At yung nagkamali ka kasi tao lang at hindi mo naman talaga sinasadya. Pagkasala. Diba? Sa tingin ko naman, hindi naman sinasadya ni Isimil yung gano'n. Siguro tama. Dahil lamang sa para mag-grime, gano'n. Yeah, guys, diba? Pakinggan nyo guys, tama grabe naman sinasabi nito. Grabe naman masyado makahusga. Kayo ba? Wala ho ba kayong pagkakamali kahit kapiraso? Yung totoo lang ho, ha? Tingnan ko nga ho yung buhay niyong pamilya ninyo. Tingnan ko lang. Ha? Tingnan mo nga yung buhay ninyo sa mga anak ninyo. Yun. Wala ho ba kayong pagkakamali? Kahit kapiraso lang. Huwag naman ho ganun. Sa tingin ko naman, wala naman ho sa ating perfecto. Yan, tama naman talaga itong pinagsasabi ni ano guys. Yun, ni Banat Bay. Ay nako, ito, pakinggan ho natin yung news patungkol ho dito. Ay nako, ito. Hingin na naman tawad eh. Natin. Ay, sandali, tanggalin muna natin. Ay, itong mayor, paipal yata itong mayor na to. Tanggalin po muna natin itong pasikat lang. Okay. Isang pilido ko naman eh, tan pa naman, dayo. Hindi Pilipinong Pilipino. Gustong ipadeklarang persona non grata sa Lapu-Lapu City. Hindi kasi nagustuhan ni Mayor ayan, Juna ayan. Chan ang mga kagandang ginamit ni Isimil na ilarawan niya ang bayaning si Lapu-Lapu sa kanyang awiting panalo. Ano nga ba ang mga katagang ito na nakapagpainit sa ulo na kalpagin? Chan pala guys, Chan. Alamin sa report ni Ryan Lesiges, live. Erwin, kung nagustuhan nga ng ibang Pilipino ang kantang panalo ng rapper na si Isimil, hindi naman ito nagustuhan ng isang alkalde sa lalawigan ng Cebu. Nais nila mula po si Mayor Junard Ahong Chan na idiglarang persona ng grata ang rapper na si Isimil. Ito'y dahil sa kontrobersyal na lyrics ng kantang panalo ni Mil. Ayon kay Chan, partikular na ikinagalit niya ang linya ng kanta ng rapper na nanalo na ako noong una pa na pinugutan si Lapu sa Mactan. Maliban sa pagpapadeklara ng persona ng grata Erwin, pinasusuri rin ng alkalde sa Lapu-Lapu City Council
ang posibleng legal action laban sa rapper. Pinag-uusapan na rin nila kung si Council ang lyrics ng kanta. Ang OA! Na mag-public apology si Ed. Grabe naman itong Miura to. Sa taga-Lapu-Lapu City na nangumingi ng patawad si Miura sa lyrics ng kanyang kanta sa isang video post. Pero nanindigan na hindi niya uulitin ang pag-record sa kanta dahil masisira nito. Kunting ano lang yun, napuna pa yun. Sa ngayon ay rin nasa 27 million na ang views ng nabanggit na kanta. Why I chose the term pinugutan. Yun, ang laki na. Sa ngayon, siguro guys, nasa 30 million plus na ito. Because in terms of a writing pattern, I always go through this like, you know, dilemma or doubt in my head in terms of when it comes to closing out a song. Yeah. Am I gonna close it out with absolute truth? Or am I going to make people talk about it? Yeah, you know. So that's like, in terms of weighing the option. Yeah, yeah. That's right, mother. Mother, father. Pinugutan natin muna ng payag ang National Commission. Sorry naman eh. Historical Commission of the Philippines para hinansana ng kanilang payag hindi sa laman ng kanta ni Esmil. That's pero right. Pero muna silang magbigay ng payag. So, you know. Salamat, Ryan Lucido. How come are you so judgmental in the house, ha? Huh? Ay nako, ito pa lang si Junior Chan, ha? Mayor ng Lapu-Lapu City. Abay, PDP pala dire. PDP pala si Kuya. Nako naman. Alam mo, ha? Ikaw, Junior Chan. Mayor. Sorry naman na yung bata. Sorry naman na, hindi lang niya papalita kasi mababago. Tsaka live yun eh. Ano yun eh? Performance sa wish yun eh. Alam mo, kung ako sa'yo, nag-sorry naman eh. Ang ipersona ng grata mo na lang, si Kaki. Tama. Alam mo kung bakit? Sinisira yung wish. Tingnan mo nga naman, isang taon na yung kanyang ano, wala pa rin nagla-like, puro dislike. Yun ang dapat pinipersona ng grata. Kahihiyan sa... sa lahi natin yun. Di ba? Hindi. Seryoso na. Seriously speaking from my own bottom of the heart. I think Mr. Mayor Junior Chan, ha? I think you may want to reconsider your statement because it's just, you know, it's just a small... Hindi naman, it's not... Hindi. Wait a minute. I cannot express myself once and for all. Wait. Hindi, ito. Mayor. Ito yung bata, medyo nag-effort naman siya gumawa ng kanta na para sa ating bayan. Para, alam mo yun, iangat ang ating pagiging bayanihan spirit, yung ating pagiging matapang. Umangat naman yung lahi natin. Ipagsigawan ang panalo. Pilipino. Diba? Ganun na nga yung ginawa ng bata, itong si Easy Meal. Sa dami ng kagandahan niyang ginawa at sinabi doon, eh yung isang mistake lang ang ating pupunahin na kagad. Napakaano naman yan, Mayor? Eh hindi naman niya ho sinasadya na baguhin ang kasaysayan. Nag-sorry na nga ho siya. Hindi lang niya pwedeng baguhin kasi live ho yun. Alam mo, kesa na ini-encourage mo yung bata eh, na, uy, next time, maganda, itanong mo sa ating mga magulang. Tama naman sa si Banat Bay. Nakakatanda kung ano bang pwedeng idagdag sa kasaysayan. Instead na ganun ang gawin mo sa bata, parang anak mo eh. Kunwari, yung anak mo nagkamali. Diba? Kesa na sabihin mo yung, ito, i-correct mo. Iba ho kasi yung i-correct mo at i-condemn mo. Mayor! Ikinukondem mo na kagad yung bata. Na keso ipe-persona ng grata mo na kagad? Abay, naba ka naman? Ay, perfecto ka ba? Dadungin lang kita, perfecto ka ba, Mayor? Yung totoo lang. O baka naman ako isunod mo, ha? Eh, bala ka sa buhay mo. Huwag naman ganun. Napaka-perfecto mo naman, Mayor. Huwag naman ganun. Dapat nga ini-encourage natin yung mga Pilipino. Pasikat lang talaga ito si Bio. Isipin mo, ha? For the first time. Ito, ha? Ito sa akin, ha? O, di ba? Siya nga mismo sinabi niya, wala, hindi siya ano eh, hindi siya DDS. Pero ang akin, we are trying to encourage our artists. Patay na, Mayor eh. Honestly, ako artist po ang matagal, 20 years na ako kumahawak ng mga artist.
patay na nga ho yung artist natin dito, wala yung entertainment scene natin. Bakit? Dahil sa lockdown, tingnan mo, ang daming nagsasara. Wala na nga yung bar na masyadong nagigig ngayon. Tapos eh, kesa na-encourage natin na magpatuloy itong mga artist, mag-record ng mga song, tulungan sila at encourage sila. Eh yung konting pagkakamali, o sige sabihin na natin malaki sa'yo kasi city mo yan. Eh baka naman pwede naman nating maitama na. Dinadown pa natin, no? Iba para talaga isang Pilipino. Lalo na ang ugali ng Pilipino, guys, na dapat maguhin. Na isimil next time, you can ask your parents. Sana ganun na lang. Eh, anong gawin natin? Eh, hindi, bali ka! Huwag ka nang pupunta dito, animal ka! Ganun ka agad eh. Diba? Napaka-ano naman nun, Mayor. Huwag naman nung ganun, ha? O, ako'y nakikiusap lang, ha? Ito yung suggestion ko lang naman. Kung ayaw mo, babasok ka ng auto. Ha? Eh, sabi tuloy ng iba dito, gusto lang sumikat ng pulpulitiko na yan. O, tignan mo na, Mayor. Ikaw pala ang pasikat daw. Sabi ng mga nagbalateros dito, ha? Hindi ho ako. O, yun, sabi yun, naman yun, ni Sir Noy PNPH. Ito ha, ito naman yung pumanig sa'yo. Sorry, I disagree, banat by. Panira kasi ito sa history. Ah, kaya madami ko sa history. Sama. Sama tama na ito pinagsasabi niya, guys. Ang akin naman, totoo naman, nagkamali si Isimil. Hindi i-correct na lang natin. Yun lang ang akin. Pwede naman natin i-correct. O, sabihin na, at saka nag-public apology naman siya, di ba? Okay na yung i-correct na natin eh. Tama na siguro yun. Pero yung para parusahan yung bata na wag pupunta, at saka pati ko naman, di naman pupunta yan, chat. Alam naman natin na siguro nasa Amerika na, hindi na nga makakapunta yan dito dahil sa lockdown eh. Hindi natin umusahan. Pupunta pa yun. Ano. Nasa Amerika eh. Okay na yung ano, i-correct eh. Kaya lang punta, alam po lang po papuntaan. Parang ano eh. Eh baka mamaya, lalong wala nang maglakas tama na yan. Dapat tinama lang. Pag-usapan ng bansa, o kaya gumawa ng mga ganyang kanta kasi mapapraning na alam. Pag nagkabali pala, kuyari ako kagad sa isang mga yan, bilo. Tama naman siya, guys, di ba? Eh sana naman, ewan ko ba, paano ba nagagawa yung mga ganyan-ganyan sa inyo? Kung pinag-uusapan pa ba ng mga counselor niyan? Sana yung mga counselor niyo, pagkaroon naman ng pusong maayos. Eh, itong mayor ninyo, parang ang... Yan. Nasobra na ata sa K-drama eh. Bangit pa K-drama? Ay, galit si Dwayne Usher oh. Sabi ni Dwayne Usher oh. Taga Cebu po ako. Please. Saya. Baka mura yan ha. Demonetize na naman. Sabi niya. Pastilan ka, Mayor. Ang OA mo. Diba yung ginamit kong word? Kasi yung ano yung ginamit niya parang mura ata yun eh. Baka ako naman madalit yan ha. Ito lang, Mayor, ha? Ito tama naman kung sinasabi niya, guys. Sayo, diba? Eh, baka mamaya, eh... Baka ho, eh... Mapag-initan ho kayo. Yun lang ang sa akin. Kaya kayo ho maabas. Tama eh, naman. Nasa lugar naman to si Banat Bay. Kaya yung Mayor na napula po talaga. Paipalan talaga yun, guys. Ha? Baka lang. Ayan, thank you so much, guys. Sana nakapagbigay ako ng kunting kalaman o impormasyon tungkol sa isang mayor ng Lapu-Lapu City, Cebu, na nire-reklamo si Isimil dahil doon sa lyrics na okay, thank you so much and mabuhay po kayo.